Inilibing na po si dating Senate President Jovito Salonga sa Pasig Public Cemetery. Sa huling necrological service, ikwinento ng kanyang mga kaanak ang masalimuot pero hitik sa aral na buhay ng dating senador. May report si Mark Salazar. Si dating Senate President Jovito Salonga ay si Niño Bonito sa mundo ng abogasya. Ikinwento ng kanyang anak sa huling necrological service ang masalimuot ngunit punong-puno ng aral na buhay ng ama. Sumabak sa politika noong 1950 sa Rizal ang bagitong si Jovito. Hindi nagtagal nang makilala siya sa entablado ng national politics. Muntik pa raw siyang ilaban ng Liberal Party sa pagka-vice-presidente noong 1969 pero pinaburan daw ng partido ang ibang manok. He told me, the party is more important than my ambitions. In time, I will get my opportunities. Ang pinakamalaking oportunidad muling kumatok noong 1971 senatorial elections. Pero sa parehong taon, nangyari ang Plaza Miranda bombing. Kwento niya raw sa anak. I was already dead for 16 minutes. And he brought me back alive. I must be here for a purpose. Nahalal siyang senador at kinilalang people's senator kahit binuwag ni Marcos ang Kongreso. Naging tinik sa lalamunan ng martial law. Noong 1992 lumaban ngunit natalo sa pagkapangulo pero binansagang the greatest president we never had. Hindi siya huminto sa serbisyo publiko sa pamamagitan ng kanyang mga non-government public service institutions. I was his most grateful servant. And I loved serving him because he was a good master. Ganito kinilala ng Pasig ang kanyang anak na si Jovito. Kilo-kilometro ang hanay ng mga estudyante at residente sa paghahatid sa kanyang huling hantungan. En grande man ang parangal para sa isang taong malaki ang ambag sa pamamahala at lipunan, ang kanyang huling himlayan, ang payak na libingan na ito sa tabi ng kanyang asawang si Lydia. Mark Salazar, GMA News.